Kasi tayo mga kapatid at mag-opening prayer na tayo. Tayo po'y manalangin, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagpalain niyo po ang gabing ito ng aming pagtitipon sa loob ng inyong bahay sambahan. Umaasama kami na matagumpay na makapakapangusap muli ang Banal na Espiritu na siya ang gagabay sa bawat bahagi ng programa. Pabula po sa opening prayer na ito hanggang sa closing prayer, lalo na po sa pangangaral ng inyong mga salita. Banal na Diyos, tunay na ang inyo pong nawang makita at masaksihan sa puso ng bawat isa. Sa pagtitipong ito ay ang katotohanan at ang seryosong ang pagpupuri, pakikiisa sa bawat bahagi ng programa. At maging ang mga kapatid na nasa online na meron pong matuwid na dahilan kung bakit wala, nakikilala niyo po sila. Kayo din po, Ama, ang magpapala at bibigay sa kanila ng ekstra biyaya, Panginoon, na makakain din ng maayos, spiritual na pagkain sa gabing ito. At patuloy niyo wasakin anumang gawa na kadiliman. Inihandog namin sa inyo ang gabing ito. Salamat po ng marami sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo pima po at panoodin mo natin na ating online choir para po sa ating... Otoy, isara mo na ang gate. Alas 6 na. Ilak mo na. Why would God allow burdens and trials to happen to His children? Well, He often uses tough and impossible situations to demonstrate His sovereignty over every circumstance of our lives. If we would take God at His word, trust Him in all things, and depend upon Him entirely, we will be able to overcome all burdens and trials. Remember when our Lord Jesus Christ rebuked the winds and the sea, as it is written in Matthew 8:26. And He said unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then He arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. My Savior's word, doesn't fear so.
Okay, hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Sabi po ng inawit ng choir, beneath the shelter of His wings, I am at rest in His perfect peace. Ano po, maulang gabi sa ating po lahat. Pero hindi na, tumigil na po ang ulan. Biyaya ng Panginoon. Ano po? At bagamat ganyan, maulan, mahangin, dumaan ang mga bagyo, there's nothing to worry about because we have the greatest reason para hindi tayo mag-worry. Because we belong to the King. 188, tayo po yung magsitayo. Awitin po natin, I belong to the King. I belong to the King. First verse, ready. I belong to the King. I'm a child of His love. I shall dwell in His palace so fair. For He tells of its bliss in your heaven above, and His children in splendor shall share. I belong to the King, I'm a child of His love, and He never forsaken His own. He will call me someday to His palace above. I shall dwell by His glorified throne. I belong to the King, and He loves me, I know, for His mercy and kindness so free are unceasingly mine wheresoever I go, and my refuge unfailing is He. I belong to the King, I'm a child of His love, and He's never forsaken His own. Someday to His palace above, I shall dwell by His glorified throne. Last verse. I belong to the King, and His promise is sure that we all shall be gathered at last. In His kingdom above, my life's water so pure, when this life with its trials is past. I belong to the King, I'm a child of His love, and He never forsaketh His own. He will call me someday His palace above, I shall dwell by His glorified throne. Amen. Salamat po sa mga awiting yan. 262, Joy in Serving Jesus. Sa kalagitnaan po ng mangyayaring yan, lumilipad mo ng mga bubong, buti at bubong ng kapitbahay, hindi bubong natin. Ano po? Kaya dapat tayo maging masaya sa ating paglilingkod sa Panginoon. There is joy in serving Jesus. There is joy in serving Jesus. First verse, ready. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills my heart with praises
every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I grow upon His path, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain, fills my soul with heaven's music, till I joy the glad refrain. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I grow up on His path, there is joy, joy, joy that never shall depart. Joy in serving Jesus as I walk alone with God. This the joy of Christ my Savior, who the path of suffering trod. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I grow up on His path, there is joy, joy, joy that never shall depart. Last verse, enjoy serving Jesus, joy amid the darkest night, for I've learned the wondrous secret, and I'm walking in the light. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I grow up on His path, there is joy, joy, joy that never shall depart. Amen. Salamat po sa Panginoon. Awitin po natin last song, Sound the Battle Cry. Page 73, Sound the Battle Cry. Sabi po sa chorus, rose then soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Battle cry, see the foe is nigh. Okay, first verse, ready. Sound the battle cry, see the foe is nigh. Raise the standard high for the Lord. Gird your armor on, stand firm everyone, rest your cause upon His holy word. Rose then soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud Hosanna, Christ is captain of the mighty strong man. With the foe marching on we go, while our cause we know must prevail. Women, banner bright, battling for the right, we ne'er can fail. Rose then soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. Oh, thou God of all, hear us when we call, help us one and all by thy grace. When the battle's done and the victory's won, may we wear the crown before thy face. Rose then soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. Chorus, rose then,
soldiers rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. Amen. Tawagin pa natin si Brother Topper. Amen. Ano ho? Are you blessed, mga patid? Amen. Isang napakamapagpalang gabi po para sa bawat isa. Ano ho? So talagang nariyan po ang showers of blessing ng Panginoon, lalo't na tayo po ay nandito po sa kanyang tahanan, sa bahay-sambahan. Okay, sige po, tayo po ay dumako sa ating pong pagbibigay ng kanya-kanyang mga prayer request. Okay, pakikuha po ng mic. Sino po ang mayroong prayer request? Ano po, same request po, additional lang po ay yung Bible study po sa Saturday online po. Ayan po ang prayer request ni Sister Leia. Next po. Ang akin po ay same pa rin po. May karagdagan lang po. Bali po yung Bible study ko po sa bahay tuwing Sunday po ng gabi. Then, pasama rin daw po ng, sa prayer request kay Ate Glessy po yung tatay po niya na nasa ospital po ngayon. Okay, sige po. Yan po ay prayer request ni Sister Joanna. Hello. Hello. Ang prayer request ko po ay ano po, safety po ninay na pag-uwi po sa Pilipinas. Ayan, pag-pray po natin ang mother ni Brother Jim. Safety pag-uwi sa Pilipinas. Next po. Safety po na ngayon kapatid na pa-uwi din po sa November 24 at saka po kung ano pong kalooban ng Panginoon sa aking anak. Okay, yan po ay prayer request ni Sister Winnie Ilocto. Next po. Sa akin po ay ganun pa rin at may dagdag po akong isang unspoken at sana po ay magkailaw na sa brown out pa rin. Ayan po, prayer request po ni Sister Emmy Bantog. Ano? So maraming barangay ang brown out. Sa akin po ay patuloy po natin pag-pray yung aming lilipatan. Sana makakita bago mag katapusan ng December at patuloy na biyaya sa tatay dyan. Amen. And protection. Ayan po ang prayer request ni Brother July. Sa akin po ay karagdagan lang din po. Magkaroon po ng patuloy na disiplina sa sarili para sa pag-iingat sa kalusugan at maging disiplina rin po sa gawain ng Panginoon. Kasama na nga po doon ang pagmamalay sa oras at yung paghahanda sa sarili kada may mga service. At amen. Patuloy din pong pag-iingat sa bawat isa dahil may padating na naman daw po na bagyo at sana po ay magkatubig din naman sa amin. Ayan, prayer request po ni Sister Floribeth. Next po. Patuloy pong panalangan po yung ano, paglabas po ng ranking ng application ko po. Medyo matagal na po. Tsaka po ano, yung patuloy na spiritual maturity and development, family spirituality po. Ayan po ang prayer request ni Brother Aldrin Bantog. Next po. Prayer request. So pag-pray daw po natin si Brother Larry Labajo. Siya po ay on the way pa uwi. Papunta po dito sa Batangas. Ano? Ano po? Addition po sa akin ay yung online Bible study po bukas. No, ay yung mga nakasama dun sa aming GCI, lahat ay makasama dun kasi minsan ay ilan lang. Tapos, kaya nawa ay magsama pa sila madami. Okay, sige po. Pag-pray po natin yan kaya Brother Paul na prayer request. Bagong bukas, Bible study. Bukas. Pag Sabado. Ayan, sige po. Meron pa po ba? Prayer request?
sa online po. Wala na po. Okay, sige po. At tayo po muna ay dumako po sa ating personal searching. Bawat isa po ay magsitayo dito at diyan po sa inyong mga tahanan. Tuloy po tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat po ng marami sa inyong biyaya na kami po ay nakadako sa inyong banal na tahanan, sa inyong bahay-sambahan. Kami, Panginoon, ay nasa House of Prayer and House of Power, Panginoon Diyos, na alam namin kayo po ang siyang puwapagitna sa bawat isa sa amin. Maging nababasa niyo po ang kalagayan ng aming mga puso at kaisipan, kung paanong kami po ay personal na lumapit sa inyo, Panginoon Diyos, na po ay nasumpungan niyo po na ang inyong pong presensya, inyong kapangyarihan ang talagang nasa sa focus po ng bawat isa. O Diyos, na po ang genuine na puso ay naroroon na kayo po ay sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ngayon, Panginoon Diyos, ang mga kasama din po namin through online na sila po, Panginoon, ay nakikipag-participate din. O Diyos, kayo din po magpala sa kanila at ang lahat-lahat po ng aming gagawin sa gabing ito. Ito na inyo pong bigyan po ng tagumpay at patuloy na inyong wawasakin anumang gawa ng kadiliman sa aming kalagitnaan. O Diyos, salamat po ng marami. Ito po aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, sige po. Tayo po ay dumako sa ating pananalangin dito po at diyan po sa inyong mga tahanan. Thank you.
Thank you.
ako'y bibigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng makapagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong ilukob, ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling mo'y kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na makapagkaloob. Mamahaling iyas ni gintong nilubog, ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aking ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng makapagkaloob. Mamahaling iyas ni gintong hilukob, ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. The pathway be lonely and dark, the shadows fall. I know where it leads. My Father planned it all. I
sing through the shade and the sunshine. I'll trust him whatever befall. I sing for I cannot be silent. My Father planned it all. There may be sunshine tomorrow. Shadows may break and flee. 'Twill be the way he chose. The Father's plan for me. I sing through the shade and the sunshine. I'll trust him whatever befall. I sing for I cannot be silent. My Father planned it all. He guides my faltering footsteps along the weary way. For well he knows the pathway will lead to endless days. I sing through the shade and the sunshine. I'll trust him whatever befall. I sing for I cannot be silent. My Father planned it all. I sing through the shade and the sunshine. I'll trust him whatever befall. I sing for I cannot be silent. My Father planned it all.
My feet, a light to my battle way, to guide and to save me from sin, and show me the heavenly way. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee, that I might not sin, that I might not sin. Thy word have I hid in my heart. Forever, O Lord, is thy word established and fixed on high. Thy faithfulness unto all men abideth forever nigh. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. That I might not sin, that I might not sin. Thy word have I hid in my heart. At morning, at noon, and at night, I ever will give thee praise. For thou art my portion, O Lord, and shall be through my days. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. That I might not sin, that I might not sin. Thy word have I hid in my heart. To him whom thy word hath foretold, the Savior and morning star, salvation and peace have been brought to those who have stayed afar. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. That I might not sin, that I might not sin. Thy word have I hid in my heart. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. That I might not sin, that I might not sin. Thy word have I hid in my heart. Sinner such as I should yearn to change my sorrow into bliss, nor as Eliad planned to bring me nigh. How wonderful is love like this! Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like this!
Christ should join so freely in the scheme. Although it meant his death in Calvary, did ever human some nobler thing than love divine and ransom me? Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like this, that for a willful outcast such as I, their blind and sore and blind and died, redemption for a worthless slave to buy, who long and low and grace divine. Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like this? And now he takes me to his heart as son. He asked me not to feel a servant's blame. The power of country wanderings all are done. Wide open are his arms of grace. Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like this? Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like this? Save, yung tayong pag-asa. Kay Jesus lang matatawo ang
pangako niyang tunay sa krus, ito'y kanyang inialay. Simple lang ang nais mo, kay mag-ari sa'yo. Dito matatagpuan, kay tagal-tagal mo nang hinahanap. Kasaba ang hanap mo, kay Jesus lang matatamo. Ang ako niyang tunay sa krus, ito'y kanyang inialay. Simple lang ang nais mo, yan siya'y mag-ari sa'yo. Dito matatagpuan, tagal-tagal mo nang hinahanap. Amen, mga patid. Ano ho? So, tayo po'y dumako sa atin pong paghahandog sa Panginoon. Manalangin ating lapit handog na likom. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong biyaya dahil ang katotohanan bilang kami po ay inyong mga anak. Ito po ay isang napakalaking pribilehyo ang kami po ay maging kabahagi sa inyong pong gawain, sa larangan po ng paghahandog. Ito po, Panginoon, ay buhay na namin bilang mga mananampalataya, bilang inyong mga anak, bilang mga miyembro ng iglesyang ito, O Diyos. Bless niyo po ang mga handog at ang mga pinatutukulan ng handog sa mga bagay na inyo pong pagdadalahan, paggagamitan ng mga bagay na ito. Dalangin po namin na sa pangangailangan po ng kabuuan ng gawain ng inyong mga manggagawa ay kayo din po ang patuloy na magpapala, Panginoon Diyos. Kung paano ang bawat isa, ito po ay ipinagkaloob sa inyo mula sa mga puso, O Diyos, kayo din po ang patuloy na magbalik ng pagpapala sa bawat isa. Salamat po ng marami. Ito po aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, atin pong panoodin ang atin pong online choir. As children of God, we are to serve Him wholeheartedly. Every work and sacrifice we make for our Lord Jesus Christ is not in vain or worthless. If we persist until the end and all our work is done, we will be rewarded with a crown. Like what Paul said in 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord.
us in our faithful service to the years. All the heartaches, all the burdens, all the tears. But do not be discouraged. There's a purpose, there's a plan, there's a reason for this season. Trust the leading of His hand. Serve Him wholeheartedly. Every work and sacrifice, mga ginawa, ginagawa para sa kapurihan, sito it lang na for the glory of God, ay hindi walang kabuluhan. Ano po? Ang ating pinaglilingkuran ay all-knowing God. Ano ho? Alam niya ang laman ng ating mga puso at alam niya kung sino-sino ang mga tunay na naglilingkod sa Kanya. May nakakikita man o wala, kaya hindi po nakakapanghinayang na magtapat sa paglilingkod kahit hindi nakikita ng kahit asino, ano ho, dahil kita ng Panginoon yan at hindi siya liko para tayo ay malugi at lalong mapariwara sa ating pagtatapat sa Kanya. Sa halip ay sabi ng awit ngayon, not in vain, ibig sabihin nun ay walang specific na sinasabi doon sa 1 Corinthians 15:58, pero yun po ay napakaraming napapaloob na magagandang pabor para sa atin. Posibleng mga surprise, ano ho, mga surprises. At napakabuti ng Diyos para talagang tayo ay mag-enjoy na maglingkod sa Kanya. Magpapatuloy tayo sa ating pong series nung linggo ng maghapon. Tutuloy natin ang ating lesson na ating pinag-aaralan mula sa aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 15 sa talatang 10. At yan ang ating pinaka-main text na pinag-aaralan sa panang linggo ng umaga. Ang sabi ng talata, "But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me." Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Lumapit tayo sa kanya sa panalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa pagkakataong ito na kami ay kakain sa aming kaluluwa ng inyong mga salita upang kami ay lumakas at mapanatili ang amin pong kalusugan sa pananampalataya sa kaluluwa, Panginoon. Tunay na inyong salita ay sinasabi sa Mateo 4:4 ay pagkain ng aming mga kaluluwa. At tunay, Panginoon, na ito ay merong kakaibang bertud sa mga tunay na nagdadigest ng mga salita po ninyo sa aming pag-aaral. Meron po kayong kakaibang nagagawa katulad ng aming kababasa lamang na sinabi ni Pablo, "But by the grace of God, Panginoon, I am what I am." Talaga, Panginoon, na napaka-general ng kanyang pagkakatukoy
na negatively, wala siyang excuse, wala siyang masasabing namumroblema siya pagdating sa pagkukulang ninyo sa kanyang buhay bilang isang anak, bilang isang lingkod ninyo, Panginoon, bilang katiwala ninyo, Panginoon. At kami din po, Panginoon, naway patuloy na mapaalalahanan ng mga mensahe, lesson na papaloob sa text na ito sa aming pong topic. Bless rin po, Ama, ang bawat isa na mga anak ninyo na seryoso, na nasa online, na ngayon po ay kasabay namin sa pag-aaral ng mga salita. Pagpalaan niyo po kaming lahat. Salamat po ng marami. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, tayo mo po. Salamat sa inyo. By the way, nalimutan ko yung ilang reminder. Nakabili na tayo ng ating 25 semento at natanggal na ang mga lumot sa magkabilang pader. Salamat sa mga dumating na mga concerned citizen. Mabilis ang pagkakagawa bago lumantak ang ulan kasi alas dos daw ang dating ng ulan. So, alas dos yata eksakto, natapos yung linisin ng mga ng ating pong mga lumot. At kung bukas ay sa kabila ng may sinasabing bagyo ay gumanda ang panahon, may araw, ay di kung tuloy ang trabaho, ay bukas ng umaga magpapadeliver ng buhangin. Pero kung hindi maganda ang panahon, mapupuspo na uli. No? So, gayon pa man, nakabang lang po tayo. At hindi ko alam yung sinasabing ang pader daw ay Project DN sa pader at meron daw buo na ba? Complete na ba ang inyong budget? Aris? Magkana? 8,000 pa lang. Akala ko 15,000 na. 8,000 pa lang ang cash. Kailan pa niyo inumpisahan yan? 2 years ago? Yung pag-iipon na yan? Okay. So narinig ko na ngayon na ganoon. So dito ay kinakailangan mauna na ito dahil may mga ilang ahas na, may 5 ahas na daw na papatay diyan bukod pa yung mga maliliit. So dapat ay maging rough na yan. So kung matutuloy bukas, ay di dire-diretso na. Sana ay meron ulit dumating para maghalo. At the same time, salamat sa Diyos dahil meron tayong 6 na candidate for baptism, na mga kapatiran, sumali na rin si Russell, So, sana yung ating iba pang mga nagsasabi daw na save, na mga matagal nang nagjo-join, ma-attend through online at anong wala pang pandemic yung nakakasama natin ay huwag kayong makipaglaro at huwag yung paglaruan ng pananampalataya. Ang Panginoon Jesucristo nung bumaba at ihandog ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, hindi ho yun laro-laro. Seryoso po yun. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ayaw ka ng Diyos sa impyerno. Ayaw ka ng Diyos sa kay Satanas. Gusto ka ng Diyos sa kanyang piling. At gusto ka ng Diyos sa langit. At dito sa lupa, abang di pa namamatay, bahagi ng kanyang pagkikare sa iyo. At ikaw ay mabigyan ng dakilang pribilehyo makapag-serve sa kanya through the church. Ay kailangan kang madagdag sa iglesia through the conviction of the Holy Spirit. Sana may conviction sa iyo ang Holy Spirit. So hindi kasi maaring hindi magkukonvict ang Holy Spirit sa mga nag-confess na at nag-profess na sila ay saved. Maliban na lang na hindi seryoso. Kasi pag hindi seryoso, hindi mo talaga mapapansin ang conviction, ang pangusap ng banal na Espiritu. Kung wala talaga sa iyong puso na pakinggan siya at sundin siya. Okay, diretso tayo sa ating pag-aaral. At ating paksa ay nadidiyan mismo, but by the grace of God. Kung bakit isinama ko yung but, kasi naturally, talagang dito sa lupa, meron tayong mga negatibong hindi lang karanasan, kundi kasalukuyan at natiling bahagi ng ating buhay at ng pagkatao ng mga negatibong buhay na po pwedeng mag-excuse tayo. Pero ang sabi ni Pablo, but by the grace of God. So ito po yung solution sa anumang maaring negatibong maging excuse. Yung mga iba natin mga kapatid, nabubuhay pa rin hanggang ngayon sa excuse. Siguro pagharap niyan sa
judgment seat of Christ, bibigyan ng award na Master of Excuse or Excuses. Yan, bibigyan ng plaque. Ano, yung mga pag-Wednesday, hindi na na-attend, na pwede namang umattend. At pagka-Linggo, ay pwede namang umattend. Pagtrabaho naman, nakakaalis ng bahay, ano ho, nakakagala at nakakapag-business. Pero pagka sa pananambahan, ay sila'y excuses. Yung iba nga sa online, ay online na nga lamang, hindi pa on time. Kasi yung counting pa lang yan, nakalagay na yung aking cellphone doon. Pinapanood ko na kung sino yung watching, kung sino yung nod. Wala, tapos na ang kantahan, ano ho, wala nang, kasi once na hindi ka kasama sa closing, sa opening prayer, you are considered late. Nasa online na nga lamang, nasa bahay na lamang, hindi pa nila magawang maging on time. Ano ho? O, talaga makikita yung hindi, excuse, maraming excuses. Tapos na ang mga special number, saka pa magwa-watching. Ano, ang iba hindi pa nagpa-participate sa pagko-comment, ang iba hindi pa nagkakandak siguro ng offering. Merong simula ng pandemic hanggang ngayon, hindi pa nakakatikim uli mag-offering. Pero nagwo-worship daw through online. Ano, pawala-wala naman. So, maraming excuses. Ano ho? At siguro pagharap sa judgment seat, kung saved man, ano ho, ay bibigyan niya ng plaque na Master of Excuses or Justification. Pero dito sa ating pinag-aaralan, ay napakaliwanag na sabi ni Pablo, but by the grace of God. I am what I am. Positive yun, positive. So, generally speaking, he is a truthful saint of God. At meron tayong tatlong standpoint nung umaga at nung linggo ng hapon. Grace of God na yan caused Paul to become a trustworthy, karapat-dapat pagtiwalaan na katiwala, steward, sapagkat ang sabi dyan, and his grace, which was bestowed upon me, was not in vain. So, nakakatuwang siya ay pagtiwalaan ng mga bagay na pupwedeng ipagkatiwala sa kanya. Ng Diyos, of course. Ano po? Maging dito naman sa atin, eh. Halimbawa, binigyan mo siya ng isang gadget. Binigyan ka halimbawa ng hindi ka marunong pero may desire ka. Binigyan ka ng flute. Ano ho? So, pag nakita yung flute na yun, eh, pinag-aralan mo kasi meron kang joy at meron kang desire. Isang araw, tutugtog ka dito. Ano ho? At nakatugtog ka naman kahit papaano. At utay-utay, nakakatuwa na pagtiwalaan pa siya ng iba pang mga ministeryo. Pero kung wala, nasasayang lang. In vain yung ipinagkatiwala sa kanya. Yun yung isang example lamang. Kasi minsan meron ako nabigyan ng flute eh. Na kaya ako binili yun sa Macau ako. Kami ay pamimigay ko dito para magkaroon ng mga ministry. Yung mga ibang mga kapatiran na meron desire. May puso. Pero hindi lahat nakikita ko na nagpa-participate o ginagamit yung ano. Sayang lang, no? Sayang lang yung pagkakabi. Isang simpleng halimbawa lang yan. At meron tayong mga sub-point diyan. So ngayon, ang pupuntahan natin ay ating third main point. Third main point natin, yung mismong sinabi diyan na but, ginamit na naman uli yung salitang but. Ano ho? Yung pagkakasabing I am what I am, pagkatapos si and His grace which was bestowed upon me was not in vain, meron pa pong mas mataas na gusto siyang ipakita through the grace of God. Ano ho? Na ang sabi, but I labored more abundantly than they all. Kita niyo mga patid? The grace of God caused Paul to become a triumphant servant or top-notcher na servant. Pasin niyo pagkakasabi, abundant than they all. So, siya po ay nagkaroon dito marahil ng tinatawag na una ay conviction. Nagkaroon siya muna dito ng conviction. Pag sinabi conviction, ay decision. Na yung grace na ibinigay sa kanya ng Diyos, anuman ito, ano ho, in general sense and in specific sense, ito'y meron siyang conviction na ito'y kanyang pagyamanin. Na ang nangyari nga, dahilan sa grace na yon, siya ngayon ay nasa magandang kalagayan at pwede niya sabihin, I am what I am by the grace of God. Pagkatapos, sinabi niya, the grace of God was not in vain. Pagkatapos,
nagkaroon siya ng tinatawag na comparison. Kinumpare niya yung kanyang sarili doon sa lahat ng mga, hindi lang mga apostol, kundi lahat ng mga mananampalataya. Anong pagkakasabi niya? But I labored more abundantly than they all. Maganda pa minsan-minsan, kinukumpara natin yung ating sarili sa iba. Hindi para ipagyabang, kundi para i-update natin yung ating kalagayan. Baka naman ako ay napag-iiwanan na, kulelat na ako, hindi na ako nakakatuwa. So itong si Pablo, yung nung sinabi niyang, but I labored more abundantly than they all, hindi siya nagyayabang dyan. Kasi maliwanag naman sa verse 9, nagpapakababa siya. Sabi niya, but for I am the least of the apostles. Naroon yung kanyang humility. Pagkatapos yung sabi niya, that am not meet to be called an apostle. Talaga siya nagpapakababa dito. Pagdating ng verse 10 sa bandang huli, yet not I, but the grace of God which was with me. Biyaya ng Diyos ang dahilan kung bakit siya naroon sa pagiging top one na servant. Yung pagiging, siyempre, pag top one ka, triumphant ka, matagumpay ka, hindi ka talunan, hindi ka kulelat. Kasi ang totoo naman talaga, ang buhay ng Kristiyano, competition yun eh. Ang sabi doon sa 1 Corinthians chapter 9, di ba, yung takbuhin, sa sanlibutan, isa lang ang binibigyan. Pero sa ating mga kapatid, lahat po ding bigyan. Lumakad lang, tumakbo lamang na matuwid na merong kabanalan at sa pamamagitan niya ng biyaya ng Diyos. Sinabi dito sa Romans chapter 12 na si Pablo mismo ang nagsabi na hindi po pwede yung magyabang. Kaya hindi po pagyayabang yung sinabi niyang but I labored more abundantly than they all. Ang sabi ng 3 ng Roma 12, for I say, through the grace, grace ulit ha, given to me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think. Hindi ba yung kanyang sinabing, but I labored more abundantly than they all, ay parang kung hindi ka magiging maingat, parang nagyayabang na siya at parang siya ang pinakamagaling sa lahat. Eh sinabi niya dito na huwag daw ikang mag-iisip ng mas mataas kaysa dapat niyang isipin. Diba? But to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith. Hindi po. Muli, balik tayo sa 1 Corinthians chapter 15 sa verse 10. Ang minamagnify niya dito sa kanyang buhay, sa kanyang pagiging triumphant at top-notcher sa na servant ng Panginoon ay ang grace of God. Ganun niya cherish yung grace ng Diyos. Hindi dapat mawala ng kabuluhan yung biyaya ng Diyos. Hindi ako dapat kulelat. Hindi ako dapat pa-isi-isi lamang. Dapat ako ay kung magkakaroon ng comparison, gaya ng sinabi ni Pablo, salamat sa Diyos sa kanyang biyaya. Kung ang titignan ay hindi ako nahuhuli sa tinatawag na mga accomplishment. At sa halip, mukhang nadaig ko pa sila. Hindi sa pagyayabang, kundi sa pag-magnify ng grace of God sa kanyang buhay. Naintindihan niyo ba mga patid? Dapat meron tayong ganyang klase ng pag-i-evaluate, pag-update, pag-i-exam ng ating mga sarili. Kung ako kaya ikukumpara sa kanya, kung ako kaya ikukumpara sa kanila. Diba, minsan narinig natin yung kung ikaw kaya ang, kung katulad mo kaya ang lahat ng membro sa iglesyang ito, ano kaya ang iglesia meron tayo? Diba? Ngayon, mas taasan natin. Kumpara mo dun sa, ang sabi dito eh, more than they all. Yung they all din yan, kasama nga kapwa niya apostol. Kita nyo, pagdating sa nasulat niyang epistles, number one, top-notcher, si Pablo. Si Pedro, ilan nasulat niya? Dalawa. Si John, first book of John, 1 John, 3 John, 2 John. 'Di ba? Book of Revelation. Oh. Sino pa? Yung mga iba, Matthew, Luke, Mark, 'di ba? Yung book of Acts, si Luke ang nagsulat niyan. Pero si Pablo, pamula sa book of Romans,
hanggang sa Book of Hebrews 13. Top notcher siya. Pagdating sa misyon, pagdating sa mga naitatag na iglesia, iglesia sa Roma, iglesia sa Corinto, Galacia, Filipos, di ba? Thessalonica, Colossus. Marami po siyang misyon at iglesyang naitanim. Church planter po siya. Sa mga disipulo, sa mga bunga. Maging sa mga pagtitiis at sa mga kahirapan, sa tribulation, namumuna rin siya. Sabi niya, walang bilang. Papaano yon? Sabi niya, yet not I, but the grace of God which was with me. Kaya mga patid, yung grace na yan, para yan sa mga undeserved. Kailangan mo talagang aminin na hindi ka karapat-dapat at ikaw ay magpakababa, gaya ng sinabi niya, at kikilos ang banal na espiritu sa iyo at hindi mo aakalain ang magiging accomplishment mo. Sinabi niya, but I labored more abundantly. Hindi ho basta siya naglabor, ha? More abundantly. Yung salitang abundantly, ipinapakita talaga doon na siya sold out. Walang reservation. Ha? Wala siyang panghihinayang sa anumang kanyang ginagawa sa Panginoon. Ni yung kanyang love life. Ito'y kanya ng inichapwera sa buhay niya. Sinabi niya minsan sa kanyang pakipag-discussion sa mga taga-Korinto, kami lang bagaika ni Barnabas ang walang karapatang magdala ng ang magkaroon ng asawa. So gusto rin niya siguro bilang tao na magkaroon ng na mag-asawa, pero pinili niyang huwag na para ika walang maging hadlang, dali naging committed siya sa kanyang. Tignan niyo Acts chapter 20 verse 24. Kung bakit naging top notcher siya. Yan ang mga letter C sa buhay niya. Conviction, may decision siya. Kasi kailangan mo mag-decision eh. Yung iba kasi nakikinig lang. At minsan, 'di ba, sa mga mensahe, at minsan yung mga nasa online natin, nakikinig ng preaching, nakikinig ng mga hamon, ng mga correction, instruction at rebuke. Nakikinig lang sila pero wala silang decision. Wala silang conviction na ayo, magpa-participate na ako. Pupunta na ako sa church. At kung ako naman talaga ay excusable na hindi makapunta sa church, abay, magkakandak din ako ng giving dito sa bahay. Magkakandak kami dito. Wala. Nakikinig lang sila eh. Sabi ko na, pag Wednesday, attend kayo pag Wednesday. Anong mga excuses niyo pagkatapos sa trabaho? Napaka-faithful ninyo. Inaabot pa kayo ng gabi. Pag Wednesday. Eh, nakikinig yan, pero walang conviction, walang decision sa buhay na babaguhin ko ang aking maling practice at katwiran. Pagkatapos, kinumpir niya. Bakit? Pagkat na-compare eh. Bakit siya kaya niya? Eh, layo-layo niya. Eh, may bata pa siya. Nariyan si Amy Bantog, nasa si Amy Bantog. Ang layo-layo niya, may bata pa yan eh. Nakaka-attend eh. I-compare mo sarili mo. Hey! Walang mga conviction itong mga ibang mga mananampalataya eh. Parang wala na silang mga puso, ano? I-compare mo. Magkaroon ka ng evaluation sa sarili mo. Ano bang klase akong miyembro, kung miyembro ka? Eh, ang pagkakasabi nito, kinumpir ang sarili niya, more than they all. Nilahat niya. Top notcher siya. Victorious servant of God. Ano ang sabi diyan? Acts 20:24, kung bakit siya naging ganyan, ay talagang matindi ang kanyang commitment. Kahit kamatayan, eh dito naman sa ating panahon ito, wala namang kamatayan nakabanta sa ating pagdalo at pag-participate sa mga gawain. Oh, kita mo ito si nakadilyang ito, kalalayo nito. 300 ang tricycle ng mga yan, sita, kada Wednesday. Pero sabi ko sa kina Sister Heidi at Mami, ay sagutin na yung 300 na yan kung yan ang tuwing mag-tatricycle sila. Ano? Hindi nakakapanghinayang gastusan yung mga ganyan pagka meron ganyang klase ng conviction. Ha?
Yung iba, wala naman. Tapos, agang-aga kinabukasan, nasa trabaho. Tapos, ginagabi sa trabaho. Araw-araw yan. Yung iba, ang daming gastusin, ang tindi ng mga problema. Naririto sila. Pero yung iba, wala naman kaproblema, hindi na-attend. Eh talagang wala ng conviction. Ang sabi ng 20-24, no? Pero tignan mo natin yung verse 21 para makita natin yung matinding condition, ano? Napakalungkot, nakakatakot na sitwasyon. Sabi din sa 21, testifying both to the Jews and also to the Greek, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Yan po yung kanyang tinetestify na pangangaral. Ang sabi sa verse 22, and now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem. Magkakasama pong conviction at commitment yan. Nakabound siya. Well, hindi niya kayang baguhin ang kanyang destinasyon, ang kanyang ministry. Ano? Hindi niya kayang baguhin ang kanyang desisyon. Sabi niya, not knowing the things that shall befall me there. Isipin niyo, hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya, pero may idea siya. Ang sabi ng verse 23, save the Holy Ghost, witnesset in every city, saying that bonds and afflictions abide in me. Abide me. Ano ika naghihintay sa kanya sa pagpunta niya doon sa Jerusalem? In every city, bonds. Ano ibig sabihin nun? Pirisuhan. Tanikala. At ano pa? Afflictions. Masasaktan siya talaga doon. Physically. Pero ano sagot niya? But none of these things, ano yung these things? Bonds and afflictions. Move me. Bakit? I committed siya eh. Nakakommit na siya. Ha? Neither count I my life dear unto me. Isipin niyo mga kapatid, unto myself, yung kanyang commitment sa ministry at sa kanyang master. Kahit banta ng kamatayan, hindi siya pwedeng baguhin. Sabi niya, so that I might finish my course with joy, not with regrets or tears ng kalungkutan, kundi ng joy. Ha? Ano sabi diyan? Which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Balik tayo diyan sa ating 1 Corinthians chapter 15, sa ating text. Dapat meron tayong ganyan, mga kapatid, na klase ng commitment. And I do believe, nagkaroon din siya dito ng personal na pag-challenge sa kanyang sarili. No? Challenge niya kanyang sarili dito. Kita niyo ang sabi, against or more than they all. More than they all. So, yung kanyang sarili, sinabi niya sa kanyang sarili, marahil, challenge niya, ang biyaya ng Diyos ay sapat. Kasi sinabi niya sa chapter sa ikalawang Korinto, kapitulo 12, di ba? Nung siya ay nagkaroon ng physical problem, yung thorn in the flesh, caused by Satan, nag-pray siya ng thrice para maalis yun. Pero ang sagot sa kanya ng Diyos ay, my grace is sufficient for thee. So ano nangyari? Lalo siya ngayong na-challenge. At nagalak siya sa bawat kahinaan niya. Dahil puntos yun para makagawa ang Diyos sa kanyang buhay. At napatunayan naman mga kapatid. Kababanggit ko lang kanina, mga accomplishment ni Apostle Pablo. Ngayon, tignan natin ating mga sarili. Meron ba tayong mga ganyang klase ng masasabing sa kahit man lamang sa pagpipray natin sa Panginoon, purihin kayo sapagkat ang biyaya ninyo ay hindi nawawalan ng kabuluhan sa akin. I am what I am sa positive aspect. Salamat ako po ay patuloy na lumalago at patuloy na napapakinabangan sa inyo pong kaharian, sa inyong iglesia. Salamat po Panginoon. At kung titignan at ikukumpara ko ang sarili ko, napakalayo ko na. Dati, ako ay masyadong napakahina, masyadong sensitive, masyadong negatibo, masyadong matitisurin, masyadong maramdamin. At dati ako ay hindi masyadong involved. No? Pero ngayon, I am what I am. Ako ay asset na.
ng inyong gawain. Yan ay dahilan sa inyong biyaya, hindi dahilan sa akin. Yan ang sabi, yet not I, but the grace of God, which was with me. Mga kapatid. You know? So, si Pablo ba, masarap at maalwan ang buhay habang sinasabi niya yan? Hindi. Marami siyang afflictions. Marami siyang problema dito. Marami, sabi niya, doon sa kabilang page, di ba? Diyan sa binasa natin nung last Sunday, verse 31, I protest by rejoicing, which I have in Christ Jesus our Lord. I die daily. Araw-araw sila ay nasa panganib ng kamatayan. And yet, mga kapatid, top-notcher siya. Saang area ng Kristiyanong pamumuhay masasabi mong top-notcher ka, kapatid? Sana sa giving, top-notcher ka. Amen? Triumphant ka pagdating sa giving. Tithes and offering, mission of first fruit. O sa pag-i-invite ng mga bisita, top-notcher ka. Sa paghahanap ng contact para sa Bible study, top-notcher ka. O top-notcher ka sa kakuriputan. Sa mga excuses, top-notcher ka. Sa katigasan, top-notcher ka. Saan tayo, top-notcher? Talunan pag hindi ka ganun. Wala tayong excuse, mga kapatid. Dahil sapat ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay hindi para sa mga karapat-dapat, kundi doon sa mga hindi karapat-dapat. Anong kailangan? Umamin ka na ikaw ay mababa lamang and yet gusto mong magpasakop at magpagamit sa Diyos. Umamin ka na sa iyong sarili, hindi ito ang iyong inaasahan. Wala kang inaasahan sa sarili mo. Kundi isinuko mo ang buong sarili mo at ang inaasahan mo ang paggawa ng Diyos sa buhay mo, yung kanyang biyaya. Na sabi, but the grace of God which was with me. Kaya mga patid, maging thankful tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay sa nating tamang pananampalatayang ito. Sapagkat, mga kapatid, lahat tayo mayroong privilege na maging triumphant servant. Ang kalooban niya sa atin, mga kapatid, pagharap natin sa kanya, meron siyang ibibigay sa iyo. Diba? Yan ang kanyang joy and expectation diyan sa Revelation chapter 22. Tignan niyo. Sa verse 12, matapos niyang sabihin ang revelation, ang lahat ng mga mangyayari sa hinaharap, ano ang sabi niya? Behold, I come quickly. That is rapture. And my reward is with me. Ano ang kanyang totoong ipinagmamalaki dito na dapat nating i-appreciate, i-recognize? Kasi yung word na, and my reward is with me, para yun sa mga nag- serve triumphantly. Ay kung hindi ka mapagtagumpay na lingkod ng Diyos at talunan ka dahil yun ngang kakarampot na nakaraan na paglingkod mo ay binaoy mo pa at isinangkalan mo pa para hindi ka na magpatuloy sa pagtatapat at sa paglilingkod dahil para sa iyo ay marami ka nang nagawa noong nakaraan, sunog na yun. Wala nang kapalit na reward yun. Tinanggap mo na ang sa igante. Pinuri mo na sarili mo dun eh. Kaya nga sabi ni Pablo, nililimot ko yung nakaraan eh. Both yung negative and positive. Kasi magpapabagal ng iyong pagsulong yun kasi makukontento ka. Ang dami mo nagawa. May nagawa ka na. Kaya nga sabi niya, hindi ko pa inaaring naganap. Hindi ko pa inaaring naabot ko na. Kulang at kulang pa kung ano man yung accomplishment ko noong nakaraan. Kulang pa yun. Kaya never mong isasangka lang yun para yung kasalukuit inaharap mo ay makontento ka na ako naman ay nakagawa. No, yung nakaraan na yun, kung ano may nagawa mo, ipagpasalamat mo sa Diyos yung kung tunay ang motibo mo doon. At meron yung equivalent reward. Pero kung uungkatin mo yun at magiging dahilan yun para sa ngayon ikaw ay tamari na at makontento ka na sa nagawa mo, sunog yun.
Naintindihan niyo mga kapatid? Yan ang sabi ng Panginoon. Behold, I come quickly, and my reward is with me to give every, hindi every family ha, hindi every church, hindi every couple, every man. Representative ng bawat individual. Ha? According as his work. Hindi sinabing there. Individual. Personal. Kaya dapat i-encourage natin ang bawat membro ng pamilya na tayo'y magkaroon ng participation sa gawain ng Panginoon. Walang proxy. Walang proxy. Yun ay sa secular lamang, yung proxy. Pero sa pagsaserve sa Panginoon, walang proxy. Parang sa salvation, walang proxy. Okay, itatanggap na lang kita sa Panginoon. Ikaw lang ang palangitsap, impyerno pa rin. Ano? Wala tayong matalino ang Diyos para magkaroon tayo. Parang sa salvation yan eh. Matalino ang Diyos para hindi makapag-blame ang sino man sa Great White Throne Judgment. Panginoon, ang hirap ng para ng kaligtasan ng nasa lupa. No. Wala kang gagawin para maligtas. Just repent, change of mind, and accept Jesus as your personal Savior. Believing the gospel that He died, buried, and raised again, rose again from the dead for our redemption and forgiveness, for our salvation. Hindi po pwedeng mag-excuse at magkaroon ng discussion dun sa Great White Throne Judgment. Panginoon, hindi mo ko pinili eh. Walang ganang, wala sa Bible yon. Doktrine ng kaaway ng Diyos yun. Whosoever, mahal ka ng Diyos. No? Sasabihin sa iyo ng Diyos, yung impyerno, sabi ng maliwanag, Mateo 25, talatang 41, para yan sa kay Satanas at sa mga fallen angels niya, kasamahan niya. Hindi yan para sa tao. Kaya nga, ako namatay para isalba kayo uli eh. Para hindi kayo talaga design sa impyerno. Si Satanas lang at ang mga fallen angels ang design sa impyerno. Pero meron kayong free will akong binigay ayon sa aking sovereign will, sabi ng Panginoon, o sovereign plan. Gamitin niyo yung free will na yan sa tama. Nililiwanagan kayo ng Holy Spirit at ng salita ng Diyos at ng mga nagsishare sa inyo ng mga tunay na mananampalataya para malaman niyo yung kondisyon na kayo ay bound to hell, born sinner, at hopeless and helpless sa inyong sarili, at ang kailangan niyo lamang ay forgiveness and redemption, salvation through the gospel. Wala kang gagawin kundi mag-response ang puso mo, papasukin mo ang Jesus sa iyong puso bilang tagapagligtas. Wala excuse. Sa Christian living, sa judgment seat of Christ, wala ka rin excuse. Bakit? Kalat at sagana ang biyaya ng Diyos. Para sabihin mo, Panginoon, eh sa lupa talagang busy-busy ako sa aking pamilya, sa pangangailangan ko, sa problema ko. Hindi talaga ako pwede mag-participate. Tapos dinaanan pa kami ng tinatawag na coronavirus 19 and 20. Tapos ang dami pang problema sa bahay. Hindi talaga ako pwede mag-participate. Bakit? Wala bang biyaya ang Diyos? Eh ang hamon nga niya, at maaring pasaganain ng Diyos ang lahat ng biyaya. Yan ang hamon niya. Kaya huwag kayong madi-discourage at huwag kayong parang talunan sa inyong buhay na lagi niyo i-capitalize sa inyong, i-capitalize niyo sa inyong sarili na nagkakaroon ka ng self-pity sa inyong sarili. Panginoon, ang dami kong problema. Self-pity na, self na, may sarili pa. No, no, mga kapatid. May mga halimbawa sa banal na kasulatan, 2 Corinthians chapter 8, ang mga taga-Macedonian, naroon sila sa tinatawag na deep trials of affliction. No, great trials of affliction and deep poverty, yet meron silang joy, gladness na mag-serve. At ano yun? True giving pa yun, ha? Ang hirap pa yan nun. Mas maganda. Madali yung going kaysa giving. Going to church. Going to Bible study. Madali lang yan eh. Pero yung giving, oh, matatas na ang bulsa dyan. Merong ganyan, na basta tayo eh, fellowship tayo at katuwaan tayo at saan lakad okay, wag lang itatas ang bulsa. Wag lang itatas ang pera. Ang tawag kasi doon, kubitos. Oh, mga kapatid, ang talino ng Diyos para magkaroon tayo ng excuses. Matalino siya. At hindi lang siya matalino. All-powerful siya. Pwede niyang gamitin ang anuman ayon sa kanyang kalooban para i-provide ang pangangailangan mo.
yung uwak, yung asno, nagagamit ng Diyos eh. Yung mga non-intelligent beings, yung nature, kayang gamitin ng Diyos yan eh. Kahit mga unbeliever, kayang gamitin ng Diyos for your provision eh. Sa divine provision ng Diyos. Kailangan lang ang tinatawag na pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos ay all gracious God. Nag-iintay lang ang Diyos ng ating conviction, decision. Pagkatapos, maminsan-minsan, i-compare mo sarili mo. Sa iba, hindi para ipagyabang, kundi para makita mo, nag-grow ka ba? O ikaw ba ay may development? Yan ang maliwanag na ginawa niya eh. More than day old. Siguro sinabi, kinumpir niya sarili niya kay Pedro. Kinumpir niya sarili niya doon sa kina Lucas. Doon sa mga kasama sa mga buhay na apostol. At sabi, more than day old. I labored more abundantly. Hindi pigil, hindi controlled, wala reservation. Kasi nga, binigay niya buhay niya sa Diyos eh. Kasi isang araw pupunta tayong lahat dun eh. Iiwanan natin lahat ng ito. Pati nga lupang katawan, iiwanan natin at papalitan natin ng heavenly body. Walang matitira. Harap tayo sa Kanya. Pero lahat ng ating ginawa dito, may reward. Mga kapatid, at sapat ang grace ng Diyos. No? Sapat ang grace niya para tayo walang maging excuse. Tayo po yung manalangin. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin kayo sa inyong salita at sa Espiritu Santo na siyang kumilos sa aming pong pag-aaral. At higit pa po, Panginoon, doon sa mga na-share ko, nasabi ko ang lalim at lawak ng kagandahan ng inyong biyaya, ng inyong grace, Panginoon, sa aming Kristiyanong pamumuhay at paglilingkod. Dapat kami sa pagitan ng inyong biyaya ay nagiging truthful saying, hindi sinungaling, Panginoon, honest, humble, and holy. Kami ay matatawag na trustworthy steward. O Panginoon, kasi po pwedeng mismo yung aming kaluluwa alisin nyo sa katawan kung hindi kami mapagkakatiwalaan. Kami sa aming sarili ay pag-aari po ninyo sapagkat kami tinubos at binili ninyo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon Kristo. At abang nasa lupa, kailangan kami ay hindi talunan na lingkod, kundi triumphant, top-notcher na servant, Panginoon. At siyan po ang naging kalagayan ni Pablo. Siya mismo ang nag-testify. At kaya nga sa huling sulat niya sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, talatang 6 hanggang 8, punong-puno siya ng expectation na siya ay mayroong tatanggaping reward. Hindi namin po pwedeng baliwalain at despise yung reward sapagkat yung kasama sa program ninyo at yan po ay kagalakan nyo na ikandak ang pagbibigay ng mga reward. Kaya nga may judgment seat of Christ is for reward. Hindi po ito for salvation sapagkat ang aming salvation ay natapos na nung kami ay sumampalataya sa Panginoon Kristo. At hindi kami doon sa judgment ng mga unsaved sa Great White Throne Judgment kundi sa judgment seat of Christ sa hukuman ng mga ligtas sapagkat anumang aming ginawa sa lupa simula nung kami maligtas hanggang mag-rapture o hanggang kami ay dumating sa judgment seat, kami may magbibigay sulit. Kailangan kami ay triumphant, hindi kami mga talunan. Panginoon, ang dami mga bagay sa mundong ito ang pupwedeng magpahina ng loob, magpalagay ng pagdududa, magpahina ng aming pagtitiwala. Mga problema, mga karamdaman, mga dalahin, Panginoon, sari-sari. Kasama na itong malungkot at napakahirap na sitwasyon ng salot ng pandemic, Panginoon. Pero walang excuse eh. But by the grace of God, sabi ni Pablo, I am what I am. At yung grace na binigay niyo po, hindi nawala ng kabuluhan. Sa halip, kung ikukumpara siya sa lahat ng mga mananampalataya sa panahon niya, siya po ay mas higit ang kanyang kalagayan. O, banal na Diyos. Purihin kayo
sa inyo pong salita na naging pagkain namin ngayong gabi. I-bless po itong mga kaluluwang ito, Panginoon, na ngayon ay nananalangin at nakaloob sa inyo. Maging nawa ay kami ay maging at least ay inspirasyon namin ang mga sinabi ni Pablo na naging karanasan niya sa kanyang buhay, naging kalagayan sa kanyang buhay. Siya hindi, sinabi niya, yet not I. Hindi sa pagiging magaling niya bilang tao o bilang apostol, wala kundi biyaya, at kaming lahat ay mayroong sapat na biyaya mula sa inyo. O Panginoon, salamat po ng marami. Patuloy niyong pagyamanin yung salita sa aming mga puso. At kami po ay pansamantalang titigil at mayroong mga uuwi, Panginoon. Igawad niyo po ang inyong mayamang basbas at bendisyon sa bawat isa at ang pag-iingat sa mga driver, sa bawat isa, sa mga uuwi, Panginoon. Tunay na pagpalain niyo po ang mga dadatngan ng mga anak ninyong naririto. Pagpalain niyo po kaming lahat. Salamat ng marami itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. God bless you all. Tapos na po tayo. Meron niya itong nakatulog. Nasubrahan. Para si Tikiko. Okay. So,